Alright, what is up mga master? Welcome back again sa ating channel, Master Jelon. So for today's video mga master, pag-uusapan natin yung tungkol sa update ng doble placa bill na isinulong ni Gordon, no? So sa mga nagsasabi na ayun nga, wala pa daw batas ang paglilipat ng pangalan sa mga second owner na sasakyan, eh yun po ang pagkakaalam nyo. Pero sa totoo lang, meron na pong batas na isinulong nga si Gordon. Pero ayun nga, dahil sa dami ng butas na nakita ng mga kapwa senador ni Gordon, ay ayun, pinatigil muna or inano muna siya, hindi muna pinatupad or nakapending pa siya. Meron bagong update ngayon ang Senate of the Philippines na ayun nga, yung mga pinababago or pinatanggal o pinapapalitan tungkol dito sa doble placa bill na to. Pag ito'y naaprobahan na at napirmahan na ng presidente, ay magiging black and white na po yan. Ibig sabihin ay ipapatupad na lang or kailangan nang ipatupad ang bill na to, or magiging Republic Act na siya, hindi na siya bill. So ayun, pag-usapan natin kung ano yung mga pinabago or pina-amend ng mga kapwa senador ni Gordon. So based dito sa update ng Senate of the Philippines 19th Congress, sabi dito, Senate's Ocas Bill Amending Doble Placa Law. So nirelease ito noong July 29, 2024, so kahapon lang, ano, bagong-bago, sariwang-sariwa. So bakit nga daw at ano-ano yung mga pinabago dito sa doble placa bill na to? So due to this concern as cited by Tolentino, the previous administration suspended the laws implementation. So salute sa mga Congo senador tulad ni na senador JBR Sito, nila Bato de la Rosa. So yan ang ating kakampi ngayon sa pagharang sa sinulong na bill ni Gordon. So ito yung mga pinabago nila or pina-amend nila. The new bill introduces key amendments to address the key issues. Removal of the doble placa requirement, eliminating the need for larger front plates, instead advocating for the use of radio frequency identification or RFID technology for vehicle identification. So pinatanggal nila or pinaalis nila yung isang plaka sa harapan, at yun nga yung karamihang hinanakit ng mga may-ari na sasakyan na hindi na nga daw may provide ng maaga ang isang plaka ay dodoblehin pa. So pinalis nila at ayun, instead daw ipalitan lang ng RFID. Ito yung mga barcode na kapag iniscan mo ay makikita or lalabas na yung identification or yung mga details ng mga may-ari ng sasakyan, tulad nyo sa mga star toll, ano, sa mga toll gate, na kapag dumaan ka makikita nila yung mga details ng may-ari ng sasakyan, kung magkano na ang laman ng RFID. So ito yung ano nila, nakikita solusyon na pampalit sa doble plaka sa unahang plaka. Ikalawa, RFID stickers, installing RFID stickers at the front portion of the motorcycle, replacing the original decal plates and ensuring rider safety. So ayun nga, for safety purposes, aalisin na yung proposal sa unahang plaka. At ang ikatlo ay adjusted penalties, reducing fines to more reasonable level, cap at 5,000 or 10,000 pesos pesos for most violations. So yung nakaraan kasing ano ni Gordon ay 100,000 yung fine na inano doon, kinot ni Gordon. So dito, sa makatarungan daw, siguro naman sa 5,000 hanggang 10,000 na penalty, ay masakit na sa bulsa yan ng mga mamamayang Pilipino. Pero
Duda ako dito kasi sa mga mayayaman. Baliwala ang 5,000 or 10,000 kapag ayaw nilang mag-transfer ng ownership or halimbawa may violation sila na hindi nga pasok dito sa doble plaka bill, no? So kasama kasi dito sa doble plaka bill yung within 7 days ay kailangan matransfer na yung ownership sa nakabili or kailangan mag-submit ng report si seller sa LTO. Pero yun nga, sa mayayaman, kung baliwala yung ganitong fine. So, ikapat, extended compliance period giving motorcycle owners until June 30, 2025. Renew the registration and the Land Transportation Office until December 31, 2025 to issue required plates. So, ito medyo hindi ko pinirmahan ito ngayong taon ay yun na yung palugit na kailangan nating mag-transfer ng ownership. Kaya pala napapansin ko sa Facebook marami nang nagbebenta ng mga second hand, no? So hindi na advisable ngayon yung mga second hand na matatagal na hindi mo na matrace kung sino yung mga first owner na yan. Kasi pagpaso na yung ID na inisyu sa inyo ng seller ay medyo komplikado na, no? So kailangan mo pang hanapin yung first owner para hingan ulit ng bagong ID. At ayun, kasi kailangan nyo sa notaryo para makapag-transfer ka ng ownership sa LTO. Additional changes include new timelines for reporting sales and transfers, provision for motorcycle sold on installment, and requirements for repossessed motorcycle. So ito daw yung mga hulugan na mayroong nauna nang bumili tapos na batak ay ayun, meron silang ginawa ding pabor para sa mga bibili ng mga repossessed or mga batak na sasakyan at mga motor. So ayun mga master, no? So abangan natin kung kailan nga ba magiging batas to or mapipirman or magiging black and white tong doble plaka bill na to, no? Doble plaka law. At ayun, binabalaan tayo ngayon ng gobyerno na ayun, mag-transfer na ng ownership kaya sa mga may planong bumili ng mga second hand na sasakyan. So mapipilitan tayo na ipatransfer sa atin na pangalan ang ating mabibili sa sasakyan. So yun lang mga master, sana makatulong to or maging aware tayo ngayon sa mga naglalabas ang bagong mga batas ngayon, no? At hindi naman sa pag-ano ay para din sa ating kapakanan yung mga ganitong batas. Yun nga lang ay medyo mayroong korupsyong nagaganap or hindi natin may iwasan na mayroong palyado ang gobyerno sa ganitong kalakaran. So, let's go!